Nakarating kay Bustuyo ang Yamashita Treasure. May dinalang item sa kanya. Yamashita Treasure nga kaya ito? Ito po ang ating bibigyan ng reaksyon. Pag-uusapan po natin, ito pong dinala na Yamashita Treasure daw kay Boss Tuyo. Tapos merong numerong nakasulat. May numerong nakasulat. So tingnan natin. Ano tawag dyan? Ano ba yan? Hindi namin. Pero parang ano, semento. Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw sa inyohang tanan diha sa Kabisayan ug Mindanawan. May ad na adlaw gid sa inyo tanan dira sa mga kauturan nato ng mga Ilunggo sa Bakulod kag Iloilo. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilokano. Ijay Ilocos. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga ay reaction video natin doon po sa kay Bustuyo, no, na nakarating ang Yamashita Treasure sa kanya. At may dalang items ang isa po sa Yamashita Treasure Hunter. Ano kaya itong kanyang dala na items? Kayamanan nga kaya ito? Yan po ang ating pag-uusapan. Kung ano yung kahulugan, ano yung meaning noon ayon po sa Yamashita Treasure Code, no? Yung mga tatak na nakasulat doon po sa item. Item nga kaya? Ito pong kanyang dala? Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, no, bashers, haters, no. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos, no. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at bilang suporta po sa aking channel. At huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aking pong Facebook page, no. Yusuf Yamato. So, continue po tayo sa pagbabahagi po ng mga impormasyon. Ito nga ay isa po sa Yamashita Treasure Hunting topic. Ito pong kay Bustuyo, no. Ito pong kanyang video na kung saan bibigyan natin ng reaksyon. Kung ano nga ba itong dala-dala ng mama, item nga ba ito, ibinibenta yata sa kanya ito. So, sa nakikita natin mga ka-treasure hunter ay ito po ay isang square, no, kwadrado. Binalot niya ito sa telang blue at nung inilabas ay isa pong uri ng kwadradong bato na parang may lapida, no, may tatak, may nakaukit na Yamashita Treasure sign marker po ito. Palatandaan po ito ng mga kayamanang itinago po sa bansang Pilipinas, no, sa kabundukan, sa iba't ibang lugar. At nakarehistro po ito sa Yamashita Treasure Code. Ibig sabihin, ito pong nakasulat dito na mga sign, palatandaan ng kayamanan ay may kahulugan, no, may meaning. At yan po ang ating isa-isahing ibabahagi sa inyo kung ano po ang kahulugan nito. Based sa ating nakikita ay may tatlo po itong sulat, no? Ito pong sulat na ito, ang nangunguna ay number 7. Ang number 7 po na ito ay legit na nasa Yamashita Treasure Code, no? Makikita natin na ito pong number 7 ay may kahulugan na proceed digging, no? Proceed digging. Tumungo sa paghuhukay, no? Diretso, pumailalim, under. Yan po ang ibig sabihin ng 7, no? At ito pong pangalawang sign na makikita natin, no? 7 na mayroong plus, no? 7 plus.
Ito po ay nangangahulugang mga diamonds, no? Deposit. Diamond deposit, no? Ibig sabihin, may mga kasama itong markers na diamond shapes sapagkat posibleng may mga jewelries na nakabaon na nakalagay sa box. Yun po kasing kanyang ipinakitang bato na kwadrado ay nangangahulugang pong treasure in box, no? Nakalagay sa kahon at may mga diamonds. 7 plus ay sign po legit sa Yamashita treasure na nagsasabing mga diamonds ang deposito. Pero hindi lang dyan nagtatapos kasi tatlo nga ito. Pangatlong sign na nakikita natin. Digit na kaya itong sign na ito. 7X, no? 7X ay isa pong nakarehistro sa Yamashita Treasure Code. Nang ibig sabihin po ng 7X ay Yamashita Treasure Gold Bars Deposit, no? Ibig sabihin, mayroon pong nakatagong nakalagay sa box na mga diamonds at mga gold bars, no? Kumpleto. May jewelries, diamonds, and gold bars. Yan po ay ayon sa Yamashita Treasure Code. Legit po yan na nakalagay sa mga kudigo po ng mga Japanese Imperial Army. Yan po ay ating research, atin pong pananaliksik tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. So yung pong naipakita niya, naidala niya kay Bustuyo, ay posibleng nahukay nila, no, sa Yamashita Treasure Site. At sabi nga niya, ito daw ay nakuha nila sa lalim na 29 feet. No? Ito pong mga ganitong sign na 7 plus 7X ay mayroon ng mga nadiskubri, na mayroon ng mga nahukay. At madalas, ito po ay nasa 70 feet, no? Sapagkat ito po ay nakadisenyo sa Luzon area, no? Ito po ay nasa Luzon area sapagkat ang mga disenyong ito ay hawak po ni Masaharu Huma, no? Lieutenant General Masaharu Huma. Kung hindi ako nagkakamali, pakikorek na lamang kung tama ba yung aking nabanggit na Lieutenant General Masaharu Huma, na ito po ay inatasan ni General Tomoyuki Yamashita na kung saan magbaon po sa iba't ibang lugar sa kabundukan po ng Luzon. So 7 plus 7X ay legit po na Yamashita treasure sign, markers po ng mga Japanese. So ito pong naidala niya kay Bustuyo ay isa pong tunay na palatandaan ng kayamanan na itinago po sa kabundukan ng Pilipinas. Subalit, may katanungan tayo. Ito nga kaya ay legit na nakuha nila sa kabundukan, sa site o Yamashita Treasure Site? Totoo kaya ang kanilang mga sinasabi? At ayon po sa ating makikita, no, ang mga nakaukit sa bato ay parang luma na, no? At malalim, halatang ito po ay ginawa talaga ng mga kamay ng tao. Bukod po sa may record sa Yamashita Treasure Code, mahalata natin na ang pagkaukit ay hindi basta-basta, hindi laro-laro lang. Talagang ginamitan ng napakagandang gamit para maukit ito. At ginamitan po ito ng posibleng chemicals para po maiukit po doon sa kwadradong bato na yon. No, ibig sabihin, ito po ay gawa talaga ng mga Japanese Imperial Army based sa aking nakikita. Kasi luma na siya eh. At hindi lang dyan nagtatapos. May makikita pa tayong ipinapakita ng mama, no? Na kung saan, mga markers, no? May mga parang arrowhead, mga ulo ng animals, no? Character, na kung saan, yun po ay nakalagay din sa Yamashita Treasure Code, no? Mga kudigo, nandun po yung mga animal characters, mga nguso, mga pointer ng iba't ibang klaseng hayop na ginawa pong pointer o arrow ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan sa kanilang itinagong kayamanan dito po sa kabundukan ng Pilipinas.
So, hindi po yun items, no? Hindi kayamanan ang kanyang dala. Hindi siya ginto, hindi siya precious metals, hindi rin siya diamonds, kundi isa pong sinyalis o sign, markers, no? Legit markers ng Yamashita Treasure na kung saan nakarehistro sa mga libro Yamashita Treasure Code ng itinagong kayamanan dito po sa bansang Pilipinas noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. So malinaw, mga ka-treasure hunter na nakarating na kay Bustuyo ang Yamashita Treasure, pero hindi yung treasure ha, yung Yamashita Treasure sign lang, hindi pa kayamanan ito. So, yun pong site na kanyang hinuhukayan ay ipagpatuloy lamang yun sapagkat yung sinasabi ng number 7 ay proceed digging, no? Continue, pumailalim, no? Tumungo, no? Sa ilalim, patuloy na maghukay, no? At yan po ang sinasabi na mayroong diamonds, jewelries at gold bars, no? Ayon po sa mga sign markers na kanya pong ipinakita. Yan, kung nagsasabi siya ng katotohanan na doon talaga niya nakuha, hindi nila gawa-gawa yung mga batong yun, kasi posible kasing parang luma lang tingnan, no? Ginawa lang nila yung bato, inukitan lang nila kasi nakita nila yung sign sa kodigo ng Yamashita Treasure Code. Ginaya nila, tapos dinala nila doon para magpasikat. Yan naman siguro ay hindi nila gagawin, no? Sa mga mukha nila na medyo may edad na, ay nakakahiya naman o pangit naman siguro kapag magganon pa, no? Manluko pa o magpasikat lang sa mga ganitong klasing mga bagay, no? Yamashita Treasure Hunting. So malinaw po ang ating message noon na ito po ay legit na mga sign markers ng Yamashita Treasure at posibleng may Yamashita Treasure nga na nakatago doon po sa lugar na gustong tuklasin noong mama na nagdala po ng mga sign markers kay Bus Tuyo. So credit po kay Bus Tuyo, no, sa Pawn Stars, no, sa Pawn Stars Philippines. Siya po yung nagba-vlog tungkol po sa mga iba't ibang klaseng kayamanang nabibili mula po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. So, shout out po kay Bustuyo, no? Sana po ay pagbigyan niya tayo dito po sa ating reaction video. Sa kanya kasi nanggaling ito pong ating naipalabas na topic, no? Video tungkol po dito sa Yamashita Treasure na nakarating nga kay Bustuyo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po ang inyong ka-treasure hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.